And sort of bring it back to you, Jonas. What was your vision when you sort of sparked the idea of CrowdOne? Yeah, the vision was actually to create something new, a system. Most people are spending hours every day online, and most people have a mobile phone, but very few people earn money on something that most people do hours and hours every day. So the goal was actually to create an online network system where people all around the world would be able to take a part of this huge business. People will need a second business, an online business. And as we see in the world today, things happen. Your regular job maybe disappear. So give hundreds of millions of people the chance to get the extra security, the extra business. That's I would love to do that, and we are going to do it. Absolutely. Okay, guys. Good morning. No, this is a short explanation lang, no, about CrowdOne. No, so para sa mga wala pa kabalo about CrowdOne, so unsa ni siyang business, kung sa ato ang sistema dere, okay? So CrowdOne, first of all, mo ni ato ang mga founder, no? Si Jonas Werner, ang ato ang CEO, si Johan Von Holsten, o ang ato ang Asia Pacific Manager, siya ang in charge dire sa Asia, si Jan Frost, no? So para di kita madugay, wala na ako gibutang ilang mga credentials dire, but kung gusto mo makabalo kung unsa gyud ilang mga backgrounds, mga achievements ani, pwede niyo na sila i-search sa Google, okay? So, mo na ilang mga pangalan, pwede niyo i-post ang video para masulat ninyo, and then yung i-search sa Google para kamo mismo maka-discover kung kinsa ni sila ng mga tawhana, okay? So, atong office karon as of now, nasa Stockholm, Gothenburg, Dubai, we have in Johannesburg, Africa, o sa Manila, no? So, mo na itong office address sa Manila, nasa Rockwell Center, Makati City, okay? So, pwede ta maka-add to dito, but inanglan maka-point sa ta, no? Kay dili po niya basta-basta itong office diri. Mga bigatin nga mga businessmen, mga millionaires ang ga-office diri sa 8 Rockwell, okay? And then, just like to remind everyone na this is not an investment company, no? So, wala taga-promise diri o 20%, 30%, or 40% times 2 times 3, no? So wala tayong ana, no? And of course, dili po ta cryptocurrency, wala ta involved sa trading of cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, Litecoin, may ana siya. Although nag-accept ta og kanang cryptocurrency as payment kung mag-purchase kasi muhang package, and also as option para po sa atong mga payout spot, pwede po siya, no? But we do not trade cryptocurrency. Also, dili po tayo involved into forex or foreign exchange, no? So wala ta naga-exchange diri like US dollar to European dollar, siya, no? So dili tayo involved sa forex. So, wala tayo up and down diri, no? Wala high low ana. So unsa man ang CrowdOne? CrowdOne is a digital marketing. So mental digital meaning nasa internet ang marketing na atong ginabuhat. Okay. And say, for example, YouTube. So, familiar ta sa YouTube. Di ba? Kung mag nanaw ka video sa YouTube, libre raman siya, di ba? Kung mag-download ka og application na YouTube, libre ra po na siya. Pero, paano naga-income si YouTube? It's because of the advertisements. Di ba? Kabantay ta kung magtanaw ta mga videos sa YouTube, di ba? Na yung pop up ng mga advertisements. Shopee, Lazada, Cebu Pacific, di ba? So kana siya bayad na siya ang mga companies gabayad na sa YouTube, no? So muna nga diri sa Pilipinas ang top 1 nga YouTuber nga naga-income of millions just using YouTube application is si Rafi Tulpo. Siya ang number 1 kay ka-income siya og around 7 million per month sa iyang mga videos, di ba? So si YouTube, si Rafi Tulog, paborito ni sa daghan ng mga Pinoy kay sabi na mga chismosa kay naampo diri mga chismis. Chismis ang mga silingan nangabit, mga OFW nga nangabit, atong mga silingan nga wala nakabayad sa utang, isumbong kang tulpo, ana, atong nga naiskan, may isumbong kang tulpo. So nahimo ni siyang sumbungan ng bayan, ani si Rafi Tulpo.
ganahan po kay si Rafi Tolpo kay sa iyahang YouTube channel tungod sa kadaghan nga subscribers niya o sa kadaghan nga gatanaw sa iyahang videos. Ang mga advertisers diya ginapagawas ay lang mga produkto sa iyang YouTube channel. So muna, kung magtanaw ka Rafi Tolpo, lingaw kay kagtanaw diya, nali mo kalit ang pop-up niya nga Shopee, Lazada, subayad si Rafi Tolpo, ana. So muna nga si Rafi Tolpo just sa iyahang YouTube channel lang. Minimum lang na siya. Actually, as of August 2019 pa ni siyang data. So siguro karon possible na sa mga 8 million ang iyang gina-income siguro or more than that. Oh. So, unsa iyang gigamit? Ang internet lang. Okay? So si Facebook, di ba libre lang ta magamit kang Facebook maski unsa atong gina-post niya, ilibakon po nato atong mga silingan. Atong mga wala nakabayad sa utang, atong ipost sa Facebook. Mga problema nato atong ipost sa Facebook. Diba? Libre naman mag-post niya. Messenger, libre na po magamit sa Messenger. Magtawag ka sa imuhang mga loved ones dito sa laing nasod. Video call, diba? Libre na po ng Messenger. Pero paano nag-income si Facebook? Paano naging top one of the richest man in the world, si Mark Zuckerberg? It's because of advertisements through Facebook ads. So ang mga advertisers karon mauna sa Facebook na sila advertise, di ba? Kita niyo mga dagko ng mga companies na may makita diya sa Facebook na magawa sa inyong newsfeed while ga-browse-browse mo. Mas nanaga niyo may makita nga product nga nai nakabuta nga sponsored, that means nagabayad na sila kang Facebook. So nag-income si Facebook diha. Okay? So kani, isa sa mga games nga gikabuangan sa daghang mga Pilipino, di lang actually Pilipino, but pati sa ubang mga countries, Candy Crush, di ba? So while nagadula ka ka Candy Crush diha, na nagapop up nga mga advertisements, kung kinanglan ka og kanang coins, tagaan ka free na coins, tan-aw ka og video. And katong video yung muntahan na awan, actually, it is an advertisement yapon. So, nagabayad. Naga-income si Candy Crush, ana. Okay? So, in short, what is digital marketing? Sa una, ang advertisement ginabuhat sa, let's say, sa itong makaraan pa yun, sulit gina-share ito, gina-story sa uban, at ito, niabot na niyong mag-leaflets na, mag-print ang mga papel, at ito, pangatag sa mga tao para ipaibalo itong mga produkto. And then, niabot na ang radio ads, niabot na ang mga TV ads, and then karon naana siya sa internet. Kay ang mga tao karon kasagara naana gyud cellphone, kasagara naana gyud Facebook account. So ang mga advertisement, ang mga company, ang ilang advertisements gibutang na nila sa cellphone. Wala siya nga digital marketing. So kani isa sa mga dula nga sikat po kay hantud karon ang Dota, di ba? Mobile Legends. Ang Mobile Legends wala kabalo ba mo nga nag-income na siya og more than $200 million since pag-launch iya sa 2017. So siguro isa ka mo sa mga nang-addict ani o siguro inyong mga anak ng mga nang-addict aning Mobile Legends, di ba? So paano nag-income si Mobile Legends? Of course, sa mga advertisements na pop up diha. Mo-purchase ka og mga items gamit imong credit card, debit card, di ba? Okay, online gaming. Supercell. In 2016, Supercell naka annual revenue siya og around $2.34 billion in just 1 year alone. Ana kadako ang income. Flappy Bird, pinaka pangit nga dula, Flappy Bird. Bird ba nang itsura ana nga murag isda, di ba? Pero kabal mo ang Flappy Bird ga earn og 2.5 million pesos a day. Ana kadako ang income. Candy Crush. Sweet, di ba? Anay mo gawas pag mag-bansa sila. Sa pinaka-peak ni Candy Crush, nag-reported nga ga-earn siya og almost $1 million per day. Ing ana kadako ang iyang income ni Candy Crush. Through advertisements, through purchase ka og mga items, og mga coins. Di ba? So, daghan ang nabuang sa Candy Crush ani. Salamat ko, wala ko napil. Okay. So, nga nung gina-mention ako ning mga games ngayon ani. Tungod kay mauna siya atong sistema diri sa Crowd1. Si Crowd1 na siya partner ng mga game developers which is kaning AfilGo and Mixter. Ang AfilGo is involved niya sa mga online gambling like mga casino, blackjack,
Madjong, Bakarat, kana siya, no? Of course, dili necessary ayaw ko kabalakan, no? So, basi mingon mo, ah, dili ko na, kay sugal mo na siya, no? No? Ang afil ko is, ga-develop lang sila ang mga games. Not necessarily nga kita mo sugal po ta diya, okay? Kaya ang casino karon sa una, daghan mga nag-adto sa casino, pero it takes time ang god. Karon ang mga sugarol, high-tech na po, mas kinara sa balay, nasugal gyapon kay online na po, pwede na sila makakasino, okay? And then, atong mixter mo ni atong mga game developer sa mga puzzle games o mga board games o paraan ng mga Dota, mga Candy Crush, okay? So, muna siya ang partner ni Crowd1. So, si Crowd1, nakuha siya ang mga affiliates, mga members, kita na para maka-share o maka-download sa mga games ni Afilgo and ni Mixter. So of course, mas daghan ang mga ga-download, daghan ang mga nagadula, of course, mas daghan po ang mga advertisers. And therefore, mas dako ang income ni Afilgo and ni Mixter, which is ang ato ang partner. So in short, naatay profit sharing sa income ni Afilgo and ni Mixter. We have quarterly dividends and monthly residual income. So ano lang kasimple lang ato ang business. In short, kung naging affiliate ka, naging member ka ni Crowd1, mura ka o shareholder. Ana lang napakasimple. Kumbaga, nakay income sa profit ni Crowd1. Sa profit ni Crowd1, which is gikan pod sa profit ni Afilgo and ni Mixter. Okay? So, nga na lang. Now, of course, na po tayo mga other ways to earn. Okay? So, sa mga hilig po mag-invite, dire dako po ang potential na ma-income nato kay euros ang ato ang gina-income dire, okay? So we have weekly streamline bonus. So kani siya nagadepende sa imuhang ko ano, nagadepende sa imuhang level kay every week, actually maski wala kay invite, every week na ginahatag na free owner rights si Crowd1 sa tuha. So depende sa imuhang level, kung gusto mo mas detailed explanation, muta na lang mo sa inyong sponsor batana. But every week, maski wala kayo na-invite, na ay nadugang sa imuha na number of shares ni mo. So maski wala pa ka na-invite, kung naka-join na ka, nagataas, nagkadako ang imuhang number of shares ni mo. So therefore, paghatag sa dividends, of course, mas madugangan compare atong bangko pa lang ka nag-sugod. Okay? So muna siya atong weekly streamline bonus. And we have also matching bonus. Matching bonus is nakay income pod sa imuhang mga na-invite nimo or direct invites nimo. So nakay 10% sa ila, depende sa imuhang package kung asa ka, taman lang ang level. So kung white package ka, taman lang ka sa level 1. So example ako, nakoy na-invite, siya income siya 100,000 in 1 month, nakoy 10%, so nakoy 10,000 sa iya ha, nga na lang. So kung black ang ako ang package, taman sa level 3. So katong akong na-invite, naka-invite po siya isa, so maski dili ako yung naka-invite, napagyapon ko 10% ato sa yaha. O katong na-invite po siyang invite, naka-invite pa yun, that is level 3, nagyapon ko 10% ato sa yaha, maski dili ako naka-invite. O na siya kung black imong package. Kung gold imong package, taman sa level 4. Kung titanium imong package, taman sa level 5. Okay? So, dako ang potential nga ma-earn ato dya. And we have also binary bonus. Binary, kung familiar mo sa mga left and right yung madunggan, let's like sa uban nga companies, mauna siya. Or pairing income. So kinangla na ay isa sa left, na po isa sa right para mag-pair siya. So we can earn from 2,160 up to 54,000 per pair. Depende kung nakay strong leg. Strong leg meaning ka nang daghan ka og points dire sa imuhang pikas nga side, and then na imo pasok sa imuhang pikas nga side. So, depende sa package. No? Again, taas ni siya nga explanation about yung ani. So, kung gusto mo mas detailed explanation, natay separate na video about ana, or you can just ask sa inyohang mga sponsors nga nag-invite sa inyo, or kung kisa nag-share sa inyo aning video. Okay? So, muna siya ang binary bonus. Then, kani, fear of loss bonus pod. Mupo ni isa sa mga bonus na daghan kayo ang nakabawi dahil dire sa ilahang pa-member dire within just 2 weeks, 14 days or less. Kasi company naghahatag siya, once pag-start ni mo as an affiliate, officially start ka, karon nga adlaw, tagahan ka og 14 days. Within that 14 days, if naka-invite ka og 4, nakay bonus. So pag naka-invite ka og 4 ka white package,
nakay 125 euros. Okay? So ang ato ang white package is only 6,000 pesos. Naka-invite ka upat within that 2 weeks, 14 days, nakay 125 euros. More or less 7,200 so to 7,500 euros. So bawi na ka sa imuhang puhunan, sobra pa. What if 4 blocks imong nakuha? You have 375 euros. Kung 4 golds, you have 1,000 euros. Kung 4 titaniums, you have 3,000 euros. So kamo na mag-convert ana sa peso, i-times na ninyo sa 60. Yan na, more or less. Okay? So pwede po combination. Duha ka white, duha ka black. So possible, mga 200 plus ang imuhang fear of loss bonus dia, no? So within that 14 days lang, which is very possible lang kaya. Dagan sa itong mga members na rin, ha, within that period. Kung bang gani, one day lang, kuha rin nila ilang fear of loss bonus. Ay, siya. So bawi na kadit sa dayan, okay? So, muna siya ang uban nga mga ways to earn nato. So, ang question is, what if I don't invite? Dito ka sa quarterly dividends. So, if wala dito ka invite, as in zero, gyud, dito ka sa quarterly dividends ay mo makuha. No? So, familiar ta sa mga, siguro, uban sa inyo, members sa mga cooperatives, di ba? Usually, ang mga cooperatives, every year, nagabuhat sila mga assembly, di ba? Assemble ang mga members. Hindi, maghatag og dividendo. Oh, yearly na sila. Diri sa to sa crowd one, quarterly, meaning every 3 months. So again, wala tayo fixed diri nga pilang amount kay depende sa income sa company o depende po sa imuhang package nga gikuha. So of course, the higher imuhang package, mas dako-dako po ang imuhang dividido compare sa katong lower nga package. No? So, ana lang siya ka simple and then usually diri, among ginabuhat, tinabangay system lang kay kanidiri wala man tayo direct referral bonus diri. So example, ikaw na invite ka, nikuha ka og titanium package which is 150,000. Wala ako income ana nga maski piso nga direct referral bonus. Pero nala ko waiting ang mga points nga dako nga pwede na ako maparisan para mo income ko dito sa binary bonus, okay? So, among ginabuhat, of course, para katong mga members nga bago pa ni-join, matabangan sila, ang uban namo nga mga direct referral, maski kami naka-refer, among ginahatang sila. Ha? Among ginabutang nga sila yun ang direct referral para makita sa system na sila po na-invite, naapod sila, mutaas ang ilahang level, and then makadawat po sila o monthly residual income. Kaya kung naamo ka-invite, duha imong madawatan, quarterly o monthly residual income. So again, klaro ko na to, no? So kung naka-invite, na lang kay abuton ng certain na level, makadawat ka o monthly residual income o quarterly dividends. Kung wala ka invite, as in zero lang yun, ang imong madawat is quarterly dividends lang, anak. Okay? So, para lang kasimple lang ato ang business. Of course, kani siya brief explanation lang eh. Kung gusto gyud mo mas detailed pa nga ma-explanation about na mga questions, pwede niyo i-ask sa yung mga sponsors or sa nag-invite sa inyo. Okay? So, that's it guys. Mga lang to. Thank you for watching. Have a nice day and God bless. Mayong adlaw sa tanan, ang gamay explanation lang about sa crowd one. Naghanagingon nga di ko mo join anak kay scam na pud na. O, ingani ni, si crowd one gikan sa Sweden. It's a European country. O, tanaw na daw senaryo. Kasi na-scam sila. Yan sila sa Pilipinas ang ilang kwarta, isa ka euro, 60 pesos. Kinsay lugi sila. Nga nung naabot man sa Pilipinas si Crowd One. Ingani ni, swerte kayo doon niabot si Crowd One sa Pilipinas. Niabot si Crowd One, diliin sila mani, diliin daw muani ang company diri. Tungod kay lugi kay sila. Piso na to. Ang 1 euro nila sa sinta sa tua. So, lugi kay sila. O, sila mani diri. Ang hinungdan na nakaabot si Crowd One sa Pilipinas tungod kay ang girlfriend ni Sir John Posne, ang Asia Pacific Manager, inay ang iyang girlfriend.
maunang naabot sa Pilipinas ang Crowd Wine. Nga ang tumong lang nila sa Crowd Wine, di ba, ang Pinoy daghan kaayo sa tibuok kalibutan. So ang lang purpose nga nung ni Anis sa Pilipinas, para lang ang Crowd Wine malibot o masakop ang tibuok maabot sa lain sa tagsa-tagsa ka sumok. Ayun, Tagalog mo nga eh. Sa kalibutan, kina, di ba, ang mga Pinoy, daghan ang Pinoy sa laing-laing nasod. Sumauna nilang pumuha. Ngunta nga, mukita sila sa tuwadili. Ang kan, swerte kay takitay, mukita sila. Imagine, 1 euro is equivalent to 60 pesos. Sabihin ka mo nila diha, kung nga sila sa Pilipinas, first world sila, kita third world. Mauna, ah. Sila ay na-scam sa tuwa. Dili kita na scam, swerte kay ta nga naa ang Crowd Wine. Okay? Nga dili in taon ni scam. Okay. Ang uban dinato mabasol kay naagi na tong nga kon kalamidad. Kani adto ko mga tapa, Regine, Eberarm, alam ko na. Diba? Inisyan, kita na to na pa yung username, may password, o na sa kapa. Wala, dito rin tabot ang kwarta. Oh, para oh. Musa tilama kong income na naanarap. Pero makita na to na ay dashboard. Makita na to atong income na euro. Euro atong income ani. O sa padili, kita ang na-scam. Sila ang na-scam na to. Kaya sunod man sila sa Pilipinas, diba? Ang tao na ba ng kwarta? Kwarta nila, ang value, layo kayo, diba? So, ayan na, sige mong scam kay. Good news sa to. Surik si kita. Ang mapil ka, kontaka lang po. Para walang mabilin, mga Pinoy. Swerte kayo ta. Basta swerte kayo ta. Paano mo nasabi? Makita na po ang mga tag-iya na. Makita na to. I-search na to sa YouTube. Na makita. Wow. Unlike sa mga investment sa una, mga scam sa una. Nawala itong kwarta. Hindi na to makita kaysa nag-iya, kaysa nagdala. Watakabalugon sa itong himuon. Ano lang ka simple. Kung kusunada ka, tanawa mga video o mo-appeal sa mga orientation, presentation sa business. Nindot kayo ang constitute sa business. Crowd one. Impossible is nothing.